ginamit po ako ni Christian McGray. Lahat po nang nangyayari sa lahat ng video namin, mula umpisa hanggang ngayon, scripted. Lahat po na pagpapakita ng kung ano sa katawan ko. Siya po ang may gusto nun. Nandito po ako ngayon kasi nawawala po si Merck. 6 na araw na po siyang nawawala. Kasama niya po yung babae niya. Sa inyong pagsasama, sinong may hawak ng pera? Siya po, sir. Lahat po ng pangalan na pangalan po sa kanya, sir. Magkano bang kinikita ng vlog ninyo, kung alam mo? Sa isang buwan po, pinakabababa na po doon, 500,000 po. Anong halimbawa yung pinagawa niya sa'yo na sabi mo, para kang stunt man? Nagpagulong-gulong ka sa hagdan? Opo, yung may pagdapa po. Masakit po, sir. Nagkakapasa na po ako, sir. Nagagalit pa po siya, sir. Pag nag-inerte po ako. Ang mga pamilya ko po, tinuturuan niya po kung paano. Tapos pag hindi po namin ginawa yun, sasabihin niya po, pare-pareho kayo. Magsama-sama kayo. Miss Makaganda, bumalik ka sa mama mo at magbibigay ako ng pera. Magbibigay ako sa'yo ng 25,000 pesos. Salamat po, sir. Okay? Para pang gastos mo. Opo. Tao po! Welcome home dahil ikaw ay nandito na ulit sa bahay ninyo, tama? Kailan po kayo nakabalik, ma? Kagabi lang din po. Nung araw po na... Kausap ko po si Sir Rafi. Pinawi niya po ako. Naghintay lang po ako ng pera din. Tapos po, pinanggas yan. Umuwi na rin po ako. Yun lang naman po din kasi hinihintay ko po yung pera po para makauwi na din po talaga. Ikaw ay nakatira dati kila Merck, tama? Apo, kila Merck po. Nag-live-in po kami ng 2 years. Siyempre gusto naming malaman nila Idol Rafi, bakit ba dun ka kila Merck nagstay for like 2 years at hindi dito kila Mami? Ano po kasi, nagpaplano na po kami na makilala din po yung isa't isa bago po kami lumagay sa pag-aasawa. Nagpaalam naman po kami, okay naman po dito, okay naman po sa pamilya niya. Yun po, para din po makilala namin yung isa't isa, tapos hanggang umabot na sa ganito. Siyempre ma'am, gusto namin malaman, ilang taon na po si mama? 20 po. From Ma'am Kefi, paano po ba naging Miss Makaganda or Makaganda ang naging screen name niyo, ma'am? Siya lang po talaga yung nagbablog. Tapos po, napansin niya na mahina po. Sinali niya po ako. Lumakas na po nung lumakas. Tapos ako na po si Makaganda. Makagwapo lang po talaga yun, ma'am. Hanggang sa napansin niya na may mga nagko-comment na ang sexy ng girlfriend mo, tapos marami na pong views. Ganun po, tinuloy-tuloy niya na po yun. Paano po ba kayo nagkakilala ni Sir Merck? Sa sponsor po niya, scripted po yun. Hindi po yun yung dahilan kung ba't kami nagkakilala. Bago po nangyari yun, magkakilala na po kami. Kami na po. Mas maganda daw po yung kwento ng relasyon namin, pero hindi po yun yung love story namin. So basically, paano po kayo talagang totoong nagkakilala ni Sir? Tapos, nag-chat lang po siya sa akin, tapos nag-chat na rin ako sa kanya kasi wala naman po akong boyfriend. Parang entertain na lang po, tapos yun na po, tuloy-tuloy na po hanggang sa magkita kami, naging kami. Ako, inaalagaan ko siya, ultimo pagkain ako pa magsasandok, pag maliligo siya, damit. Naka-ready na po yung damit niya, ganun po. Mag-react lang po ako ng onti ng ano ba yan? Tapos sasabihin niya, abe, ma'am, magalit ka na naman, muwi ka na nga sa inyo. Ganun po siya. Parang thumbnail po namin, ganun po lahat sa niya. Ibabaw mo mo naman. Tapos pag naano po ako, magagalit po siya. Para sa atin to, gaganunin niya po ako. Para sa future natin to, tapos ikaw, wala ka lang ginagawa. Nag-iisip ako ng content, tumasakit yung ulo ko, wala kang ginagawa. Pero yung totoo po, ako po talaga ang, ano, yung parang pagod kasi katawan ko yung nagagamit po. Ano po yung pinagkakaabalahan nyo before? Nag-stuntwoman po ako, nagmamodel po ako. Photoshoot lang po, tapos stunt. Tapos so, nag-aaral po. Doon sa pag-stuntwoman mo, like, talagang tumatalon, ganun, tumbling? Opo, yun po talaga. Kumusta ba siya sa inyo bilang boyfriend ng anak ninyo? Maliban dun sa outside ba yung mga ginagawa niya sa YouTube nila together? Mabait talaga siya. Oo, mabait siya. Tapos nagbibigay din siya. Pupunta siya dito. Basta mabait siya. Nanay talaga niya ako, mama talaga. Tsaka anak ko din siya. Mabait siya. Ang ugali lang po talaga ni Marcus, mayabang po. Pag nandito po siya, sabi niya po sa CR namin, mahal, hindi ako mag-CR dyan. Ang pangit ng CR niyo. Ganun.
isip-isip ko, bakit hindi natin ipagawa para maka-CR ka pag nandito ka? Mm-hmm. Ang gagawin niyan po, ma'am, pupunta pa po yan ng mall para lang mag-CR lang. Lagi inarte siya. Maganda ba ang CR nila? Nakapunta ka na ba sa bahay? Nung una po, yung bahay nila is, ano lang din po, normal lang po, walang kisame. Kami lang din po ang nagpagawa. Sabi po kasi ng mama niya, na pag nagawa yung bahay, amin po yun. Sa amin, parang doon kami bubuo ng pamilya. Eh, ang plano nga po, pumunta ng ibang bansa. Pero siya po, gusto niya pong ipagawa talaga yung kanila. Tapos yung gastos po namin sa CR nila is 80,000 po. Halimbawa po, yung short film. Tapos po, magkamali po ako. Sasabihan niya po ako ng, sa harap ng taon, tanga-tanga mo naman, ganito lang kasimple, hindi mo magawa. Tapos minsan po eh, na sasaktan pa ako, mababatukan ako, ganun po. Ngayon ko lang din naman po na-realize, ma'am, nung nauntog na po ako sa katotohanan, ma'am eh. Mark, kinuring kitang anak eh. Pero hindi ako plastic sa'yo. Pero tingin mo sa akin plastic pala, tsaka mukha akong pera. Tapos sabihin mo, pinagpasapasahan ka sa Cebu. Alam ng mga tao lahat doon, di ka nga nagte-thank you sa mga tao doon. Good luck na lang sa'yo. Mark, okay naman ako kung anong decision mo, kung sumama ka sa babae mo, okay naman ako eh. Ang akin lang, ibigay mo yung dapat na sa akin, tsaka magpakita ka na. Ako talaga ang taga-payo sa kanila dyan, kung nasa kabutihan pa sila o hindi na. Eh yung pala, may mga side sila na sinisikreto sa akin eh, na hindi na sinasabi. Noon pa man, napansin ko na si Mark eh, na talagang ganun na sa pira yan. Kung lahat gumagastos doon, pati yung sa mga resort-resort, pinapakiusapan ko, may mga entrance pa yan, nawawala na yung ambayad ng entrance, gawa ng mga kaibigan ko rin yung mga may-ari ng resorts doon, pinaglulutuan ko yan sila, lahat-lahat, sa support ako lang sa kanila, sa kasakaling, magbago pa si Mark. Pero, puron dati yung mga effort ko na binuhos ko sa kanila, hindi nila pinapansin yun. Minsan, nagugulat ako, may kita sila. Ito, tatawag sa akin pa, paghiram ng pira pa at wala kami pambili ng ganito, ganito. Timing na lang ako, papadalahan ko na lang. Gumagawa ako ng import lahat-lahat, pati sa mga GC nila. Binuo ko yan. Ako nag-promote niyan. Nag-presidente ako niyan, lahat. Tapos parang pyramid yung ginawa ko. Yung mga admin nila, sinusuportahan ko yan, pinapadalahan ko ng pira yan para panload nila. Kay Mark, ayusin mo ang gusot na to. Hindi dapat to aabot na to eh, ng ganito eh. Pero binigyan kita ng isang linggo. Kahit hindi ka nasa tama, magpakita ka, lumantad ka, humarap ka kay si Rapi. Magpakatotoo ka, magpakalalaki ka. Kipi talaga. Ito kung ano man, nakasuporta talaga ako palagi dito. Sa lahat. Kahit na alam namin, hirap na siya. Ako mismo, anak ko to eh. Naaawa ako eh. Mga anak ko yan eh. Mahal ko yung mga anak ko eh. Kaya hindi talaga ako nakatiis na. Buhay namin nakataya dito eh. Mga kamag-anak ko sa Dabaw, galit na sa akin. Dahil nga, meron muna kami isa sa mga katanungan ni Idol kung talaga po bang kayo ay desididong i-file itong kaso laban kay Merck. Opo, didesidido na po ako. Hello po, attorney. Magandang hapon po. Okay, attorney, ngayon kasama po namin si Mama Kefi at syempre, sabi po niya, attorney, ay desidido daw po siyang iporso talaga yung kaso. So, paano po ba natin siya matutulungan at paano po ang proseso natin, attorney? Okay, ang process natin kasi dito, dediretso na tayo ng direct filing, no? Para hindi na natin kailangan pa mag-barangay conciliation dahil nga punishable by more than 1 year yung crime na kinumit, which is under nga sa RA 9262. Daw ang kailangan ko munang gawin in preparing the complaint affidavit for this na ipa-file natin sa prosecutor where she resides, no, is kailangan maimbitahan muna natin si Ma'am Kefi sa opisina para ma-interview ko siya and makita natin yung buong scenario and alamin ko rin yung available na evidence para sa atin. Sa ganong paraan, pulido yung magiging complaint affidavit natin and once nag-file tayo, dire-diretso na yung process. Sir, maraming salamat po. Full support po kami ni Sir Rafi dito sa case ninyo. Ayan, syempre, Mami at kay Kefi, ay syempre pinapunta kami dito ni Idol Rafi para ihandog or ibigay sa inyo ang kanyang ipinangako. Oh. Daladala ko na po ang 25,000 mula kay Idol Rafi too po. Patutumang tanggapin po. Thank you so much, sir. Sir Idol Rafi Tulpo, malaking tulong po to sa amin, lalo na po dumaan po yung pandemic. Tapos, nawalan po ng trabaho yung anak ko kasi yung casino, nagsara po hanggang ngayon. Tapos yung papa ni KP, imbis na 15 days yung pasok, is
10 days lang po hanggang ngayon. Kaya malaking tulong po to sa amin, lalo na sa anak ko ngayon. Salamat po. Maraming salamat, Idol Rafi. Maraming salamat po, Sir Rafi. Daghang salamat, sir. Daghang salamat, sir. Si Christian Mark ay magsasalita na. Yes. Sir Christian, ang gusto lang pala talaga ni Ma'am Cafe is mabigyan siya ng share doon sa inyong pagbablog na pinaghirapan naman niyo po. Kung totoo siya, hindi po ba? Doon sa content, naghirap talaga siya, pinapagawa niyo sa kanya na mga hindi dapat niya gustong gawin, pero ginawa niya alang-alang sa para magkaroon kayo ng maayos na content. So, sir, magkano ho ba dapat para sa inyo ang magiging hati niya doon sa income ninyo sa inyong YT account? Siguro sa akin po, ano, Idol, 50-50 po. And then, lahat na lang po na naipundar namin, ibenta na lang po namin para wala na po kung magtatalunan. Tama! Galing! Yung pong sasakyan pong nasa kanya, 1.4 po namin nabili yun eh. Ano pa, sir? Pwede maibenta? Business po. Business. Yung sasahurin po namin ngayon, sir. Pero malaki po kasi yung sasahurin namin bukas. Yun po yung pag-ahatiin po namin din. Oh. Magkano sasahurin na bukas sa YT? 900 po yata, sir. Sabi niya po kasi sa akin, sir, nasa 800,000 gawa po nung acting na po namin nung nakaraan. Ano ba? Walay kami. O, di tapos yung problema. Maraming salamat at kayo nakarating sa aming barangay para mapagharap ang problema ng dalawang ito. So, sana maging maayos ang pag-uusap at pagharap niyo sa ating barangay. Sir Mark, nagkaroon kayo ng karelasyong iba, kaya po narating tayo sa ganito? Hindi naman karelasyon, kumbaga nagkamali lang tayo ng isang beses ulit. Natukso lang, ganun po ba? Hindi naman, pero parang ganun na nga. Nabanggit ni Ma'am KV na yung ilan sa mga videos sa vlog ay scripted. So, totoo po it na scripted po yung iba? Yes, apo. So, dun sa mga scripts, sir, kayo ang nagko-conceptualize? Kayo ang nag-iisip? Ako, tapos sasabihin ko sa kanya. Nagulat lang ako kasi ano eh. Parang nangyari kasi lahat ng masasamang video namin sa akin binabato. So, parang lahat ng mga goods na video namin is sa kanya. So, panong pinilit ganong kadaming beses? So, parang nagulat lang talaga ako sa mga nangyayari ngayon. Kaya ako naman din ginawa yun nung nakaraan, yung mga dating videos namin. Dahil nga po, mahal ko siya. So, supportahan ko siya kahit saan. Kaya nagkaganto-ganto dahil lang din po dahil sa pampababae niya and sa pang-iwan niya po sa akin ng 6 days. Saan po ba kayo talaga napunta nun, sir? Or bakit po biglang nawala kayo nung 6 days? Ayaw kasi umabot kami sa ano eh, sa puntong kailangan namin magsumbatan. Kailangan namin maghiwalay. So, akala ko kasi is makakatulong yung pagkawala ko. Yun. Tapos, naging ganito yung nangyari nung bumalik ako. So, yun. Nagkamali ako, real talk. So, kasalanan ko talaga. Pero, hindi ko kalain na aabot sa ganito. Pero, okay lang. Kasi yan nangyari. Pero dyan sa 60s, sir, saan po ba kayo pumunta nun? Sa kaibigan. Sa kaibigan? Yeah. Bakit natatawa ka, ma'am? Hindi po kasi totoo. Saan ba? Saan? Sa QC po. Doon po talaga siya. Anong yes. Meron sa QC, ma'am? Yun po, yung babae niya po. Then, yung kagabi, nandun din po siya. Alam ko po yun. Yung pagsuporta ko sa kanila, napakahalaga yun. Kung gagawa ka man ng hindi maganda, Mark, ikaw nga, kung tatae ka man, huwag sa loob ng bakuran mo para hindi ka para hindi bumaho. Gusto ko lang po makuha yung para sa akin, yung mga napundar namin na dapat hatiin. Yun po, yung mga sahod ngayon and next month. Okay. Kasi syempre po, hindi naman po sa pagiging mukhang pera, pero paano po ako mag-uumpisa? And pinagtrabahuan naman po namin dalawa. So maliban dun, ma'am, may nabanggit din po kayo noon nung nakausap po kayo ni Idol sa ere na yung sa computer shop, hati kayo? Apo, computers, yun po, gamit mo, kunin mo rin po? Apo. So ngayon, Sir Mark, magkano po ba ang magiging ang paghahatian po ninyong pera nito ni Ma'am Katie? $19,500. Dito sa $19,500, so pag multiply natin into 50, more or less mga 900,000 plus. Tama po, sir? Yes. Yung sa next sahod po namin this month, kasi
nag-ano po talaga yun, kumikita po yun. Mm-hmm. Kaya next month, kailangan din po namin maghati doon kasi videos na rin naman po namin yun. And yung sinabi po niya na pagbigyan siya ng 5 days bago i-delete yung mga videos namin, pagbibigyan ko siya kasi sabi niya, kikita din naman daw po yun. Mamaya buburin ko na yung video para matapos na po. Ang point ko dito, parang habang natagal kasi mas nag-iiba na yung usapan. Sabihin na natin yung mga videos namin is kumita. Kumbaga, hindi ko naman itatanggi yun kasi yun yung totoo. Pero sa akin kasi, sige, pag-usapan na lang namin dalawa para mas maayos kaysa sa nakakamera. Okay lang. Ayoko lang palabasin ng masama yung bawat isa sa amin. Ayoko ng kahit na anong sumbatan, ayoko ng kahit anong samaan ng loob. Siguro mas okay na mag-usap kami ng kaming dalawa lang. So doon po sa sasakyan, magkano po ang napag-usapan po ninyo pag binenta po ito? Okay, so medyo marami din kasi sira yung sasakyan ngayon. So bali, papagawa ko muna siya, tapos kung magkano yung magiging breakdown mo pagawa, sasabihin ko sa kanya. Ano ba, yung sports car? Tapos siguro, bebenta ko siya ng at least 1.5. Kasi marami na rin kami nagastos dalawa doon. So siguro 1.5, pero sa 1.5 na yun siguro magle-less kami ng kung magkano yung paggawa. Hindi ko masabi kasi nakadepende ako sa magagawa. So siya na lang yung kumontak sa magagawa para at least walang kahit na anong dagdag bawas. Ayoko kasi na ganun. And then kapag pag may bibili na, sa harapan din namin mismo magbabayad para walang lamangan. Hey, ano ko lang po yung sa Canada. Paano yun, Merk? Kasi okay na din naman eh. Okay. Kasi magka-Canada nga ako next year. Hindi ako din. Walang problema sa akin. Basta ako, itutuloy ko rin yung pangarap ko. So, yung pangarap niya, tuloy niya. Na magkahiwalay kami ng landa. So, bahala na si God's will. So, after po niyan, ay yung naman pong mga gamit ninyo. Ano po ba yung mga gamit niyo, ma'am, na naiwan po doon? And yung computer. Ilang computer po, sir, yung andoon? 5. Tig-5 po kami. Hating kapatid. Okay, so, hating mag-jowa. Hating mag-jowa. So, hating mag-ex na mag-jowa. Ganun na ngayon. Okay. So, 10 po yun, 5-5. Opo. Okay. So, sum total is 936,000. So, anak kay Kapi is 480,000 at kay Mark naman ay 456. Ito nung ako, hindi kaya pagdating sa Canada, dun kayo magkabalikan. Malay natin, di ba, Kap? Hindi kaya. Ano na lang? No, nga, hindi, pwede naman. Pagka kayo pa rin, talagang kayo pa rin. Yun lang naman yun eh. Nagkasundo ang dalawang panig dito sa himpilan ng barangay Malinimbago. Sila Mr. Christian Merck Gray, nasa edad 27 taong gulang na niran dito sa barangay 40 Street, Malinbago, Naikabite. At si Miss KP Namindang. At napagkasundoan ang dalawang panig na paghatian ang mga sumusunod. Patulad ng sports car, pag-delete ng video, huling sahod sa nasabing vlog. 10 computer na paghahati nila na sila ay 5. Personal belonging na nasabi na si Miss Kapi, pera na kinita, 480,000 para kay Miss Kapi, 456,000 para kay Merck. Bilang patunay, lalagda nila ang kasunduang ito. So ano sa tingin mo, sir, dun sa videos ninyo ang isa sa mga hindi mo malilimutan, no, kayo magkasama? Yung proposal. Totoo ba yun or scripted? Totoo. Totoo. 100% totoo. Ngayon, pag nakakita ako na nagpo-propose, nalulungkot na ako. Lagi kasi siya nanonood na nagpo-propose, lagi, sa tabi ko. So, iniisip ko sa mismong birthday ko, gusto ko maging masaya siya. So, nagpo-propose. Sabi ko kasi isang beses ko lang gagawin yun. Sa kanya ko ginawa. Pero yun naman, hindi daw scripted, tama ba? Hindi naman po. Totoo yun? Yun, ang totoo. Kumbaga puro talagang pagmamahal yun. How about pala, sir, no, last time? Yung nabanggit din ni ma'am ng mga sinanlang tanso daw yung isa? Oo. Ano po, totoo po ba? Hindi siya tinanggap. Nasa vlog po kasi yun, ma'am, nasa mawa ko po yung binili. So, kung naloko po siya, baka naloko din ako. Ano po sa tingin ninyo ang lesson na natutunan mo dito po sa naging relationship ninyo with Sir Merck? Huwag ibigay lahat. Mahalin din yung sarili. Yun lang. Ako muna, ganun. Sa tatlong taon na pagsubok na dinaanan namin dito kami magbabakas. Thank you po. Pero okay lang, mamimiss ko siya ng sobra. Kayo ma'am, ano pong pinaka-mamimiss ninyo kay sir? Yung pagiging sweet naman niya. Okay na po, naiyan ako. Baka mabali wala yung pirmahan. Kahit saan kami mapunta, hawak niya yung kamay ko. Yun naman yung okay sa kanya. Tapos kahit kausap niya yung ibang tao, hindi niya sinasabi yung pangalan ko na si ganyan-ganyan si Idang. Ang sinasabi niya, ganyan si Mahal nandoon, si Mahal ganito. Dapat ate, hindi Mahal lang tawagan para hindi nag-iwan. Ingat ka. Okay lang naman na maging friends na lang tayo. Kasi mas okay naman talaga yon. Pakasaya ka sa buhay mo. Alagaan mo sarili mo. Goodbye. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Tapos,
alam kong kahit paano naging masaya ka sa amin. Decidido kasi akong paasa lang ganun. Kaya ako nag-propose na. Tapos, hindi ko sinasarado yung isip ko at saka yung puso ko sa'yo. Dahil alam kong darating ang araw na may posibleng magkabalingan tayo. Pero, enjoy mo yung buhay mo nang wala ako kasi alam kong mas nag-enjoy ka ngayon kasi kita ko naman. Lagi mo natandaan na, andito ako para sa'yo din. Ayoko maging magkaibigan kasi parang ang sakit sa akin isipin na yung taong mahal mo maging kaibigan mo na lang. So, magkakaroon kayo ng mga limitations. So, as of now kasi hindi pa nasisingin sa akin lahat, nahiwalay na kami. Siya pa rin yung mahal ko. Okay, so ngayon ma'am, pwede na po natin kunin yung mga gamit ninyo at kung ano man po yung mga kailangan. Okay po? Okay po. Sir Mark, thank you so much. Thank you. Rapid tool po, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tool po ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuntukan, gagawa ng paraan pag siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming hirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinaho niya. Yung gamit niya ma'am, nahakot na rin po natin. Pero syempre, last time ma'am, nung nakausap po namin kayo ay nabanggit niyo na gusto niyong magsampa ng kaso. So ngayon ma'am, ano po bang final decision ninyo regarding that? Siguro po eh, hindi ko, Sir Rafi, hindi ko na po itutuloy yung kaso. Kasi po, nakuha ko naman po yung lahat ng gusto kong makuha and naging maayos naman po ang usapan namin. Tinitignan ko pa rin po yung magulang niya. Siyempre po, ano rin naman po, may pinagsamahan din po kami. Ang mahalaga po ngayon is, nakuha ko po yung para sa akin and okay po yung paghihiwalay po namin at saka pag-uusap po. Hindi ko na po tutuloy. Nais naming malaman nila, Idol, ano po yung mga plano ninyo or mga susunod yung step after ngayon, siyempre, panibagong chapter na ng life ninyo. Actually, bukas meron akong outreach sa mga bata. Tutulong din po ako dahil po, alam ko naman na kung saan din po ako nang galing. And ako po yung way siguro na binigyan ni Lord para tumulong din po sa iba. Ayun po. Tapos po sa mga susunod na mangyayari po, magbablog ako, mag-aaral ako, tutulong sa pamilya. Ako sa sarili at pamilya. Hindi naman po ito about lang sa pera. Kinuha ko lang po kung ano po yung deserve ko at pinagtrabahuan po namin dalawa. Willing din naman po ako i-share to sa lahat, Sir Rafi. Idol Rafi, maraming salamat po at binigyan niyo pansin niyo po ako at ang family ko po, binigyan niyo po kami ng financial assistance na 25,000. Maraming tulong po yun sa amin and ngayon po, salamat po kasi nakapag-usap po kami ng mga ayos ni Merk. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi ko po alam kung nasan si Merk or nasan ako ngayon. And eto po, ready na po ako sa panibagong chapter ng buhay ko. Maraming salamat po Sir Rafi, mabuhay. Kawakan ng mali dahil sa taong gusto mong ipaglaban. Hamakin Manila o kutsain at ikay pagkaisahan. Idol ding hindi ka namin iiwanan. Kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos. Dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa. Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang rapid tool po na ipaglalaban kung ano ang tama. Ikaw ang aking idol, saan man makarating. Sana di ka magsawang kami ay mahalin. Gumawa ka man ng isang mali, yung milong nagawa mo paring tama ang aming titingalain. Kailangan ka ng ating bayan, kailangan ka ng mga Pilipino, lalo ng mga maliliit. Salamat sa pagtulong mo nang walang kapalit, Panginoong Jesus na ang... Meron na pong 16.8 million subscribers ang YouTube channel ni Idol Rafi. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po sa YouTube channel ni Idol Rafi. And para updated po kayo sa mga videos ni Idol Rafi, make sure po kahit nakasubscribe na po kayo, pindutin niyo po yung bell button sa gilid and select niyo po yung all para lagi po kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tufo in Action YouTube channel. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan at
ka ng mali. Dahil sa taong gusto mong ipaglaban, hamakin manila o kutsain at ikay pagkaisahan. Idol linding, hindi ka namin iiwanan. Kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos. Dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa. Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang rapidulpo na ipaglalaban kung ano ang tama. Ikaw ang aking idol, san man makarating. Sana di ka magsawang kami ay mahalin. Gumawa ka man ng isang mali, yung milyong nagawa mo paring tama ang aming